Nakikinigin dito sa ating game number 2, Comica Esports Lynx versus Rich Apex Wix. At syempre, tatlo pa rin kaming makakasama niyo. Ako si Herb, mga kaibigan. Ako si Ati Chantel. Ako si Pakbet. Mundo Yoli. 1-0 lead in favor of Rich Apex Lynx. Ano sa tingin yung dalawa yung pwedeng gawin ng Comica Lynx ngayon para manalo sa ating game number 2? Feeling ko kailangan ilabas na nila yung impostor. Tama. Joke lang. For ano, for Comica Lynx dito, kailangan maging prepared sila. Kasi gaya na sinabi natin, si Rich Apex Wix, nasa game strat na talaga nila yung nanggugulo ng jungler. So kung si Comica Lynx, ang pinaka-play naman nila is merong jungler, dapat prepared sila na merong manggugulo. Kasi totally kanina, si Gunjoy na naka-flicker, ibig sabihin hindi siya yung jungler ni Rich Apex Wix. Ang pinaka-gagawin niya is buwagin yung ano dito ni Lynx. Isa pa yun. And bali nga, dala. Bago nga pala tayo mag-start, shoutout natin yung tropa natin, si Bani. Si Bani, magaling mag-chow, yung magaling mag-badang. Si Bani! Nang ibos before. Okay, yun, malulupit siya. Shoutout si Bani! Yan, yung mga tropa natin. Yung kapatid niya, sobrang cute. Wala lang, guys. May echo effect kasi. Yeah! Comica Lynx, maganda, Hilda. Maganda. Magandang. Balagbag. Tingnan natin ngayon. Feeling ko Joyed pa rin to. Joyed to, pre. Kasi kung ano yung ginagawa ng Comica, yun din yung gagawin ng Apex, which is napakaganda na ginagawa ni Resh. Isipin mo, ha? Pinapatunayan lang sa atin ng Rich Apex Wix na kahit gaano ka, hindi ganun ka-good yung lineup nila. Nakadepende pa rin sa rotation. Kailangan. Siguro maganda sa Comica dito, Balir. Para pag may kung mag-ano sila buff dependent dito sila na core. Gaganon, no? Ganon talaga yun, eh. Dapat ganon yung ginagawa ni Balir, eh, no? Imbis na si Esmeralda yan, ha? Ganon yan, no? Yan na, Balir. Ayan na! Oh! Grabe nga kayo doon, no? Napira. Basic yan. Pakis nga. Walang mali siya, oh! Yuck! Mamaya na lang, tabi na matulog, eh. Nagawaan mo unan. Nagawa mo kunan. Nagalit siya. Nagalit na sakit. Hoy, hindi masyado. Ano daw? Sorry. sorry guys. Nag-re-read by Lynx lang kasi ako, kaya ganun yung nangyari. Pero for yung Comica Lynx, maganda kasi meron sila YSS. Hindi namin tatlong ano, picks nila dito, parang damage wise gold. So, sinabi natin, kailangan nilang patayan yung Hilda. Ayun, Joyed. Your team is Teka, ano kayo magandang band dito? Siguro, para sa akin. Kasi sigurado, ito na yung ano, offlane. Offlane sila mag-ban. Siguro mag-ban sila ng Chow dito. Chow, Xborg. Pinakamaganda siguro dito. Xborg, pinakamaganda men. Promise. Kasi isipin mo, may apoy na, tapos meron pang ano dito apoy kay YSS. Ulit. Apoy uli. Diba? Tapos, may apoy ulit. Diba? Xborg talaga yung mababan dyan, men. Tatlong apoy pala to. Tatlong apoy yan, men. Talagang synergy, kusta. Parang ganun. Ano si Mirena? Mga hator. Brilyante ng apoy. Hator. Hator yung tatay. Basta. Si Hagorn. Hagorn yun, eh. Si Hagorn. Tatay niya. Sino ba talaga yung kantad yung bandito kayo, ha? Si Hagorn. Yung tatay. Si Hagorn yung tatay. Tapos si Mirena, yung anak. Diba? Tapos, yun na yun. Tama. So, ito, baban ng Comica Lynx. Sila mag-ban ng ano? Support. Chang eh. Chang eh! Ako na lang yung walang tinatrabaho dito. Diba? Chang talaga eh. Yun yung ano eh. Yun yung pangontra kasi yun kung sakaling kumuha silang Balir. Tapatan lang sila nun, men. Sino mas lugi? Yung ano? Yung Balir, syempre. Isang beses lang niya mabibigay yung second skill niya eh. Walayo pa rin nun. Walayo pa yung range nun. Ayan. Goods. Medyo mahirapan lang alam dito si Lilia kaya ano. Malayo na yung Valir if ever. Tsaka isa rin yung ulti niya, anti-crowd control, diba? So, makakalit siya agad. So, ayun, wait lang. Shout out kay ano? Sino? Shout out kay Ali May Bago. Uy, Ali! Uy, ayun ako yan. Isa natin sa mga friends natin yan. Tsaka kaya ano? Shout out? Kay Venus. Nakata kayo rin, man. Uy! Venus. Pakulit ko, alam mo. Kilala mo? Yung kanyan? Hindi, iba yun. Ano ba? Pero yan, guys, for Comica Lynx. Ay, yan na, Ruby. Chow, Ruby, magandang Comica Lynx, Travis, no filter. Marksman pa isa. Pwedeng Marksman, pwedeng Cupra, pero okay na sila eh.
Ay, hindi, okay na, okay na, okay na. Okay na, Joyt na sila. Ano yung marksman? Bruno. Bruno, okay. Bruno ulit? Malagbag kung Bruno ulit. Mahirapan sila mag-Bruno ulit. Oh. Yan na! Okay, siyempre! Marksman, marksman, di ba? Marksman. Malagbag ang Bruno! Malagbag ang Bruno! Wala na, wala na. Agalit, Ibis! Grabe naman yung Netrobox, no? Matik yan. Matik yan. Kahit tawa sa lineup ay marksman to. Hindi pala mali yung ano. Hindi pala mali yung pick nila. Kung baga, tama lang, tama lang, tama lang. Ano lang? Kasi na Nostra mo. Ah. Or hindi na Nostra, pangit yung lineup. Hindi, okay, good sa mali. Pero kanina medyo sugal yung lineup eh, no? Sobrang sugal yung lineup. Sugal din yung lineup nila ngayon kasi maganda yung hero dito naman comic eh. Hindi kasi depende sa rotation eh. Sakto to eh. Sakto yung lineup. Ito malakas. Ito malakas yung lineup. Team fight, pick off. Kung baga, pag tumaba yung Chunga, pwede niya patayin si Lilia na hindi nakakapag-black shoes eh. Walang pambigil sa invade tong ito. Oh, sila naman nga, sila wala naman ngayon. Wala pang bigil ito. Tigang dribble ah. Shoot mo kaya, pasa mo kaya, Pax, pasa mo. Yan, salamat. Grabe ka nga magpusa ng ball. Oo, oh, grabe, ganun. Ganun yan, si yan. Pero malalaman natin guys, this is game number 2. Maraming salamat nga pala sa ating mga sponsors, Cody Shop, and Cherry Mobile! Maganda tong lineup na to guys, sobra. Kasi hindi naman to ano, blue buff independent. Yan, tama, diba? Tama. Sakto to guys. Kasi, tinan mo to, itong tatlo. Ito, ito, ito. Sila palang saan? Lumagpas. Ito pa lang, yung tatlo pa lang na yun, bitaw lang nila yung ano nila, team fight. Ito feeling ko ang gagawin nila, mag-i-invade sila sa red buff, hindi sa blue buff. Kasi mas kailangan nung ano eh, nung komika yung red buff eh. So possible dun sila mag-invade. Depende lang, ewan ko, di natin malalaman. Pero mahirapan sila sa mag-invade dito, may balir. Oo, oh, tingnan natin yan mga kaibigan. Dito sa red side, pakilala lang natin saglit ang Rich Apex Winx. Resh dito para sa kanyang Johed. Main naman sa Roger. Ray para sa kanyang Thams. Rexile for this Lilia. And Joey for the Bruno. At para dito sa Comica, Lynx. Yan. Queen naman para sa kanyang Hilda. Rain para sa kanyang Yi Shanshin. Jules para sa kanyang Balir. Lice para sa kanyang Cho. At Hansi para sa kanyang Ruby dito. O, diba? Na. Ito na. Uy, pwede tinan natin kung, kung makukuha at makakuha. May retry, may retry. May retry. So, yun yung difference guys ng ano. Yung difference nung Joy tsaka sa Hilda. Sa Joy kasi kanina, sure delay. Dito para medyo may ano pa, hindi mo pa sure. Oo. Pero si Main dito uy, medyo nasa delikado sitwasyon. Uy, tinukin niya. Susuntukin ka niyan. Uy! Alis yan! Okay, so sakto-sakto pag-alating direct cell dito. Guti for ano for Apex Wings, hindi dumat... Uy, isa tira! Boom! Okay, medyo may halong ano, may halong kabalang naman. Pero good thing for Rich Apex Wings, masisecure nila yung above dito na dalawa na kanilang Earth. Uy, hindi ko malaw! Hindi ko malaw! Ayun. Gumit na si Jules dun. Well, ang kailangan gawin, ang secret lang, chat yung P if ever na gusto nyo ng post. Yan yung ano, hindi tayo pwede mag-post ng ano, kasi syempre, to be fair, para sa lahat ng ano dito. Uy, nakakuha naman po nila. Ay, suntindi nga naman doon. Oh, nice. Medyo mahihirapan dito yung ano ya, yung Bruno sa Cho sa laning. Kasi pwede siyang ipoke ng ipoke. Babawal din siyang lumalim basta-basta. But anyways, napakalaki ng kalamangan for this almost 2-minute game. Ngayon guys, pag na, yung initial na gold lead, malaking bagay na ganyan. Kasi ibig sabihin, hindi nagiging effective yung jungler ng isang team. So, yun yung kinagandaan dito for Rich Apex Wings na nakikita naman natin. Yun. Si Rich naka-ready eh. Dito yung nasa bush lang eh, no? Nihintay niya lang mag-dash. Para ma-inject. Patay ito, men. Papasukin na nila to. Oh. Depende na lang kung mai-itcha. Speaking of itcha, paulan na. Galing kay Yusen Shin dito, mga kaibigan. Yung top lane na medyo lalaban delikado. Lalaban ito. Ito na yung mga kampinang ano na komika. Ito na mga kaibigan. Huli. Si Resh dito, madadali. Pero si Papa pala yung ejector papunta din si Kina. Pero yung na-flicker. Nice flicker out. Tapos sakto yung damage or sakto energy ni Rixel. Nakuha pa. Kuha pa nga ni Rixel. Walang retrieve pati yun. Uy, tapos yung mid lane. Oo, tapos 3 minutes. Wala pong 3 minutes. So, matapos. Pause now. Yung. So, that is going to be a pause, ladies and gents. Requested by Rain. Yung. Now, Comica. Esports. Links. The song is brought to you by Say. Uno. Dos. Cinco. Tero. Tero. Zero. One. Five, four, three, two, one. Ito na.
Balik tayo. Mga kaibigan, 12 seconds bago mabuhay ang turtle ngayon. Tingnan natin kung sino yung pwedeng kumuha, pero ang pinakamalaking pera sa kanila ay manggagaling dito kay Lilia with a 1.5K. Ang laki ng ano, bes? At saka pa, bes, ang laki ng difference. Tignan mo yung, ano, yung support, 700-800 lang, oh. 1K na yung sa iba. Kalahati yung kalamangan sa delayed na delayed dito yung nasa may... Buti kami dalawa. Ayan na, oh. Ayan na. Parang ano lang, ha. Yun na naman talaga yung magiging trabaho ng dalawa for this Hilda. Nako, makapag-turtle pa. Mabilis lang yun. Turtle. May mabilis ano pa lang Lilia. May Lilia pa sila. Pero nako, oy! Ejector, nakakita. Pero yun, si Rain, tingnan natin kung si makakatakas ba. Si Rish talagang sakto. Tarang bira lang ng bira. Lili si Jens, turtle mas si Kino. Ito na yata ang bakbakan. Inaantay natin. Ejector, si Kin ang gustong kuhan dito. Pero may iiwan si Rish. And he is down sa kamay ni Atlice. Naku, wala na sila ultimate dito. Pero tingnan natin kung papasok na ba si Joey. Joey, do you love me? Are you riding? Nalalis na lang. Hindi na magpaparamdam. Doon na lang sa top lane. Si Ruby ay kumukuha na naman ng isang objective. Pero here comes Ray. Pero puno ang buhay. Puno ang buhay niyan. Puno, mahirapan siya dyan. Ayan na. At sa ulo yan. Hindi na nakakapaggulo dito yung ano yung Hilda. Hindi ko alam ano problema. Naku, pre-hit. Ayan na. Yun ha? Lang. May ano dito, medyo mahirap ma-pull off yung Hilda pick dito. Kasi paano niya i-zone out yung Bruno kung level 4 siya? Level pwede silang gumaw dito. Si Rexel, nakapatay na naman yung mid lane. Yari sila dyan. Lice, nagdadalamang isip. Oo, pwede yun eh. Pwede niyang flikiran eh. Kasi meron ding Hilda. If pwede yan, pwede. Siya. So, tingnan natin guys, nag-clear na minion waves. So, nakita wala, na si Hilda yung... sa my bottom lane side. So, sayang yung supposedly play na kayang gawin dito ng Comica Links. Kasi tagal nila din eh. Pwede sana lang i-ano. Ayan, i-go. Si, soon po, pag soon po, pwede niyang ibigay yung ano niya, yung Purify. Pag nag-wave the dragon, sabihin natin makukontra ng Purify yun. Pero yung ultimate nung Nikin, mapapahinto naman yun eh. Pwede nga din ano eh, kung nag-iilang siya, soon po, I flicker, soon po, Sipa, first kill, pagka hindi niya kaya. Oo, oh, yun! O kaya paunahin niyo yung Hilda. Pakaltukin niya muna, no? Pakaltukin niya muna. Naku, sige, parang ayun ganito. Sa top lane. Parang ganyan, yan dapat, pero medyo malalim, napatay pa ni Rain. Naku, yun lang. Naku, ito na yung backup. Pero lalaban sila dito, ha? Oo, pwede na labanan. Depende kung mapupush to, kung mapupush agad. Kung anong ginawa dun, init siya yung catapult pen para ma-delay, mga kaibigan. Pero mukhang mapapatay si Return dahil bigyan nga rin. Bigyan natin dito si Main kung papasok nga ba. Na-hold ng bahagya. Tumatakbo si Main pero wala na rin siyang ano, tamang space. Para doon eh. Pero si Joey free farm lang. Si Joey dito, medyo masarap boy ni Joey dito. Alam maging mag-iingat lang sa show. Pero kita natin niya na din si Jens. Sama, katag, Hilda mo nga daw. Sabi ni Pringles, kaya Hilda mo kasi heal sa damo. Medyo ko ni Perez, sige, pagbigyan natin. Shout nga pala kaya Lodi Roller Gaming natin. Hoy, si Roller! Shout si Idol Roller. Rolling in the deep. 4-20 score. Almost 6 minutes to our game time. Turn an objective, pwedeng kuhanin. Ito si Joey, kailangan nang bigyan ng dalawa. Iniikutan naman na nila eh. Why not give it a try? Kahit isa lang, no? Kahit isa lang kasi para ang tagal na nangyayari. Pag hindi nila, ano yan, kunyari, nag-focus sila sa top lane, men. Pagkatapos nun, mapapatay pa si Jules dito sa pagkakatay na ito, mga kaibigan. Tumatakbong mayaman si Rain. At sa bubble force, sabi hindi nila gumalaw. Sabi na, harakiri na ako dito. Dito mo na ako makikita ang patay sa bato na to. Grabe mo, ay harakiri din, no? Tiga mo. Ayan na. Sinamo niya pa yung mga apoy. So brilliant dito, apoy. Ang ginagawa na lang dito ng Comica Links, guys, naggagawa na lang sila ng combo. Yung lang fighter nila, si Lice tsaka si Kin, nag-aano na lang ng split push. Yung space na gusto nilang ibigay for this YSS para makapag-farm na makapag-farm. Ang crucial nga lang dyan, though, ano na talaga eh, naikot nila yung bottom lane, pero si Joey hindi nila nabibigyan. Kahit isang basis, no? Oo. Farm na, kumbaga farm na lang, farm yan. Ayun, uy. No. Basta tatakbo na lang. May tatakbuan? Ano pa to? May flicker pa yan. May ano ay, pa yan. Pwedeng dumating si Main if ever for the backup. So anyways guys, kita natin ngayon. In terms of third objective, almost same lang naman. Pero mas nakakapag-zone out kasi dito si Winx. Uy, walang tumaan. Di kasi nila nabigyan sa early yung ano, yung hero ng ano, ng Rich Apex. Oh, grabe. Slide in, slide out dito. Nauntog. Uy, nag-flicker na si Lice. So pwede na sila mag-go dito sa bottom lane. Ayan na. Ito na. No, 4-3 pa din, guys. Medyo ano dito, ha? For links dito, parang medyo nagiging matagal yung rotation nila. Sobra. Matagal yung nagsistay sa isang lane. Pero hindi nila dinadive kahit pwede na i-dive. Pero kita ngayon sa top lane side, eto na. Backup! Ang ganda! No, backup dun! Tingnan mo naman na, ejector pa nga rin, mga kaibigan. Habang nahila ni Hansi, pero main favorite sa bandang Gidled. Nakapag-crossover pa. Gidled pa nga sinabi ko, no? Gidled. At least pinagsama ko sila. At least naintindihan nyo. Gidled talaga. Gidled. Yung pangyayari nga. Sobrang gilid na. Kasi nauntog siya eh. Ayun yung Gidled. Gidled. May halong gigil.
Oh, gigil na dun sa gilid. Gilid. Nalusutan na apres si Kitty. Patay si Kitty yata dito. Kung may camera na tayo, nakikita nyo, hindi tayo inaapiran na mga co-caster natin. Hindi ko nakita, hindi ko nakita. Focus ako sa game, focus ako sa game. Pasensya na mga kaibigan, pero tingnan natin dito kung papasok nga ba. Yung apat na player, si Kitty, nakauwi pa nga. Nang bahagya. Si Rish. Naku, si Rish. Delikado. Si Rish, actually, Rish, wala siya na masyadong dami. I mean, wala damage dito yung Comical Link. So, hindi na ma-burst out din dito si ano. Si Rish, kasi isang beses na yun kanina eh, na nangyari yun. Nultihan. Nultihan, para makuha. Movement speed na lang daw, pero para siguro hindi na rin masyado makapag-farm ng maayos yung Bruno. But anyway, feeling ko si ano dito, sa Links, mas maganda na ang kasama nila sa team fight yung Ruby. Oo eh, kasi wala silang crowd control eh. Yeah. Ang meron lang sila, meron lang sila panulak pero wala silang panghigop. Yun yung ano, yun yung medyo magiging mahirap sa kanila mga kaibigan. Pero eto na yung nota. Pinakain kay Jules, nakita mo naman na naibigay Rich dito. Uy, si Rixel, mga crossover na naibigay pero na-ejector pa. Kin, naku po. Op, yeah, hilda mo. Op, Nino, hilda mo no more mga besi. Hilda mo no more. Naku, grabe naman. At habang nangyayari, we could see Joey here taking this turtle. Tapos ibibigay na lang niya agad. Para sa isang Roger. So for this one guys, damage wise 5.2k gold, almost 5.3 na nga. So well farmed dito, ladies and gents. Considering that Tedes Bruno is still at zero, kumbaga clean, no death, no assist. So talagang lahat ng farm niya is totally galing dun sa laning. Grabe yung ano na, hindi kasi nila alam kung saan magdedepensa dun sa top lane, sa mid lane, o sa bottom lane. Kasi may isa silang core na Roger, tapos meron pa silang Bruno. So hindi nila, tapos di pa nila nabibigyan. Di ba, nakakapag-pre-farm pa. Di pa nga siya namamatay, tiga mo. Di ba siya nabibigyan? Walang kahit ano eh, walang kahit anong bagay na nakuk na dapat ano, pwede si na nilang igaw ng igaw tong Bruno kasi minsan wala tong kasama eh. Oh, ayun, kanina, ba, kanina sa bottom lane, pero ito na mga kaibigan. Uy, grabe yung critical. Si Kin nandito na to the rescue. Ayun kaya, patayada siya dito. Energy, Hansi, with that flicker out. Ganda. Nakabuhay pa rin, pero patay mga kaibigan. Kin naman ang naiwan dito, tumatakbo ang ating varsity na Lynx. Flicker out para sa kanya. Uy. This is against two players, ladies and gents. Naku! But another kill for Rich Apex Wings, at meron na immortality naman yung thumbs natin na si Ray. Itong larong to, ano to, ano, lower bracket, no? Kung sakaling matalo dito yung Comica, bye-bye na. Sa bye-bye. Oh, yun lang. Kailangan manalo dito Comica kasi syempre maganda rin naman yung pinapakita nila. Oh, grabe sila is dito, kinakat niya yung lane para ano. Mas maganda yung ganung galaw, di ba? Kasi mahirapan sila mag-dip dito eh, pag nagkataon. Kasi bottom lane, napapabayaan mo, hindi pa nabibigyan yan kahit isa lang sana. Two items na yung Bruno dito. Pwede ano, sila bigyan na ito. Ang malapit dyan, yung core nila para 6-3. Oh, diba? Tapos tatlong 5K. Maxman pa parehas. Oo, maxman pa parehas. Mapatay man yung Roger na dun yung critical damage yung Bruno. Napakabilis pa mag-turret push niya if ever. So, di kasi nila na early yan eh. Di masyado naagalaw dito yung ano yung Hilda. True. Pero eto, tingnan natin guys. Meron tayong Lord. So for Rich Apex Wings, pwede na kuharin yan. Endless battle para kay Lai. So medyo nahihirapan si Rain dito guys. Although, naalagaan naman. Pero ang problema kasi, mas, kumbaga, hindi na nga inalagaan yung Bruno eh. Hindi na. Pero napabayaan in a good way. Oo, kumbaga, ano, nagtrabaho siya sa sarili niyang mga, ano, tumayo siya sa sarili niyang mga paa. Ganun yung gusto nga patunayan dito, mga kaibigan. Sige, numapat! Binalik. Pero may nag-dolord. Ayun na, na-secure. Naku, yun guys, lang! Yun. Nadali pa nga mga kaibigan, we have the Wind Talker already para kay Main plus a Lord onto the side of Rich Apex Wings. So, kinagandaan dito, namatay pa si Lai. So, si Lai, saan na yung magandang ano eh, pang split push ngayon or pang cut na minion wave? Kasi naman talaga yung ginagawa niya kanina, pero nanahuli si Kin. And that is going to be a kill para kay Rixile, giving her a killing spree onto this game. Lord onto the lane, dadaanan. Yun lang, nawala yung mortality. Pero kapal ng shield. Sobrang kapal nung binibigay na shield dito para sa Joed. And kailangan, ano, si Kin yung kailangan nila dito, tsaka yung Lice, eh. Pero mabubuhay naman sila. Ang problema, mapupush nga ba tong ano, middle turret? Oo, pero ang gagawin, si Ruby napilita mag-flicker out, pero middle lane, mukhang dederederecho yun. Sagba doodles to? Sagba? Ah, hindi. Pero kung if ever na meron nag-free hit, no? Oo, matik na sila na agad. So, depended pa rin guys, pero konti-konti na ang buhay dito ng inhibitor turret ng Comical Link sa ating middle lane side. For Rich Apex Wings, taas ng potential to end the game. Isang huli na lang. Kahit sino mahuli nila, kaya na lang. Pero sila pero, tatlo na 7K, usama mo pa ng thumbs. Diba? Tapos ang pinakamalaking pera dito, 6.9 YSS.
Grabe, 1K no? 1.6K? Oh, pag tumama. Grabe. Oo. Pag napatay kasi nila dito yung isang core ng ano, ng Rich Apex, meron pang isang magbibigay. Eh. Ayun nga, eh, may hirap dun eh. Kailangan mo pagsabay nila dito. Di pa nila mapapatay yung Lilia kasi pwede siya mag-Black Shoes. O, oh, ito, injector na naman. Wala ng flicker yun. Wala ng flicker. Pwede na pasukin agad. Kung si Rich dito may ma-flicker, diretso itcha, walang pang counter eh. Oo. Pero na lang kung iaano pipiliting anihin dito kontra ni Hansi. Oo. Oh. Kontra dito sa Joy. Pero kaya kayong i-dive dito ng ano ng Joyhead kasi isang tira na lang yan for sure. Yung inhibitor turns sa middle lane. Habang nangyari yon, eto na. Parang inside masisira ng Rich. Kakat nung ano, Chow. Kinat ni Chow. Good yun, good yun. Good yun para hindi magsabay-sabay yung tatlong lane nila, mahiraman sila mag-dip. Ayun no. Naku, so, nagamit na yung ulti. So, mamipilitan na agad dito umalis ang Comical Links. Pero ganyan sinabi natin, ganyan papansin ng mga co-casters natin, yung Cho, good thing naman, at least, inaano pa din niya. Inaat pa rin niya yung minion wave. Or, nalulugi sila eh. Oo, kailangan niya talagang gumawa ng paraan eh, para makahinga yung team niya eh. So, good thing yung good ginagawa thing ng Cho dito. Nice. Gumagawa siya ng ano, ng mga play na makakatulong dun sa team niya. Pero, flicker in. Basta kanya, pero nahuli pa nga mga kaibigan. Rest dito, running out of life. Samantalang, pre-hit lang yung mga tropa sa Bull Force. Hindi na naituloy habang binabasang ni Joey yung mga bagay-bagay. Eh, yung show. Tignan mo naman, ang laking tulong nun. Sobrang laking tulong yan. Ilang ano yan, ilang seconds na delay din, guys. Uy, narinig niyo ba sa akin? Ayun lang. Yun lang. Grabe, critical man. Naku, nag-flicker pa siya dito. Patay siya. Rixal, mega kill. For the Lilia, Resh dito, meron ng Queen Swing. Same goes with Hansi. Ice Queen 1 naman para kay Jules. Si Jules dito, ano, kailangan masaktuhan niya, ano. Sakto niya dapat yung bitaw niya ng skill. Sakit na ng Lilia, man. Glowing 1, tapos Holy Crystal. Naku, pwede pa siya mag-ano, Ice Queen 1. Oo, para mas malakit na talaga yan. Inhibitor sa may middle lane, ay masira na Rich Apex Wings. Pwede na pumasok si Rie, yung kunat niya. I mean, masakit na naka-immortality. Diba, oh. 7K na siya kanina, more or less, mga ano na siya, siguro siya 8K. POD naman dito para kay main. Rie! Sakit naman nun. Op. Nagpasampa sila dito. Tapos, nako, mukhang mahihirapan yung Omega dito kasi nandun na yung damage ng dalawang marksman eh. Sabihin na natin mag-late. Sabihin na natin na umabot to ng 20 minutes. Nasa kanila pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi meron silang 2 marksman. Tapos meron pa silang isang mage. Nandun na rin yung damage. Tapos hindi pa nila mapapatay. Tapos nabigyan pa dito si Kin sa babandang baba, mga kaibigan. Pero pwede ba sa akin? Isang hit na lang. Pwede pa sana. Pwede na backdoor rin yan. Sanctuary Lord to. Sanctuary Lord. So eto na. Guys, another Lord, pwede kuhanin dito for Rich Apex Fix. Napakabilis ng kuhanin, Lilia, Roger, and the Bruno. Siguro ilang seconds lang yun, kahit enhanced yun. Paglapag. Paglapag. Mga 5 to 10 seconds. Ayun na. 35 niya. Inataw na. 35, oh. Inataw na. Hataw na. Oo, oh, parang Gary B. Op. Ayan na, guys. So, kita natin yan. This is the second Lord of our game. Gapang eh. Rich Apex Gapang. Fix, sobrang... Ano na nito? 20 seconds lang. Antayin lang talaga nila para sa nila. 1.8K na, 1.9. So, pansin mo, no? Laging umiikot yung dalawa, pero to si Joey, nandun lang sa baba. Hanggang di siya napapatay, di siya alis. Kasi, ano, kaya niya naman eh. Kaya naman ng mga kampi niya eh. Batang, ano eh, pasaway. Batang pasaway, literal. Ayun, sakit na ng damage siya. Poke lang siya na poke, tapos tataas pa na ng tataas. Eto na, minion wave sa top lane side, kaya sirain ito ng wings if ever. So, nakabang lang din naman dito. Ayun, objective lang, guys. Sipa na ng sipa hanggang kaya nilapitan na ni Sanctuary Lord pa to. Ayun na, sira ang inhibitor turret sa ating top lane side. Lahat na inhibitor turret actually ay sira na sa side ng Lynx. Here comes the Lord, enhanced Lord fight. Oo, pagka nakalapit. Isang magandang ano, ultimate, isang magandang I'm offended kay Hansi. Pwedeng makapagbabago ng laro yun. Kasi may Valir sila. Oo, may Valir sila eh. Huwag lang talaga magkakaroon ng orbit ng dalawa. Yun lang, wala na. Pinakos tower na. Na, ibigay na. And congratulations to Rich Apex Wings. Ang ganda nun for Rich Apex Wings. Trabaho lang ang trabaho. Tama yung sinabi dito nila, Irv, kanina na ano. Hanggat hindi napapatay si Joey sa bottom lane, bottom lane siya. After na nag-pay off naman, kahit 1-0-1, ang daming kailangan batayin dito ng Comical Links. So, congratulations sa Winx, sa Rich Apex Winx for winning that game against Comica Esports Links. For Comica Esports Links, congratulations pa rin kasi out of all the teams na sumali sa ating Just ML Female League, napaganda ng kanilang pinakitang performance. Ito na tayo sa ating statement, guys. Ayan. I know that you are familiar with the circulating news or circulating issues with our lead caster, which is Zeus Torquator. So,
Alam niyo naman na yun, for sure, nabalitaan niyo na yun. So, Zeus Torquator is our friend, pero Lupon WXC will not tolerate or we condone that kind of action. So, upon further judgment pa or kung ano man ang lalabas for that one, Zeus Torquator will be indefinitely suspended from Just ML and Lupon WXC. And may statement na rin si Kuya Nick with the Just ML. Mm. So, for the Just ML Female League, sadly, this will be our last tournament for the meantime. So, promise namin sa inyo, babalik tayo sa December. Sad news, pero for once and for all, para maano rin natin for everyone's peace of mind. Mm. So, sana, pagbalik natin ng December or habang matapos ang ating Just ML Female League, tayo-tayo pa rin ang magkakasama. So, maririnig ko pa rin ang pag 5 PM na Just ML na hindi kami mawawala, magpapahinga lang tayo saglit. At pagbalik natin, for sure, mas pinaganda at mas pinainit na mga laban ang ihahanda namin sa inyo. So, ito ang ating Just ML Female League. Kami naging shoutcasters nyo for that game. Ako si ating Chantel. Ako si Pakbe. Ako naman, sir, mga kaibigan. Kaya kita-kits tayo bukas ng alas 4. Peace out.